tawag nito? Bugnaya. Ano na siya? Sobrang violet na yan. Yan. Uy, mag-focus ka. Yan o. Yan. Ang tamis. Dami. Pag violet, pero kapag ano pa lang siya. Kung red pa lang siya, hindi siya matamis. Ay, ang dami bunga. Bahay ng panganay namin. Tapos ito naman, yung lumang bahay, ipinapagawa na. Ang dami mo ko nito. Dati ito, maliit lang ito na puno. Yan lang. Ngayon ang laki na ng kahoy niya. Ayan na siya. Maganda naman, para malilim dito. Ang dami mo. Yung motor ko na hindi ko pa nasusubukan i-drive. Yung mga marunong. Tingnan natin kung may gayobano. I-shake natin. Wala, walang bunga. Maliit. May bunga yung mangga pero nasa ano taas sila. Yun na. Doon. Yung bunga. Doon. Mataas. Bumili na lang ako. Kapang bahay. Yung chinelas na lumabas. Diyan. May mga kamias. Diyan. Anya, tag-report pa ni ma? Magamgamit? Ha? Magamgamit at tag-report pa? Hindi ko magamit pa. Ang sibok. Mabalain? Madarom-madarom na? Hindi. Ay, awan di inyo, gan? Madi na tanot tano eh, na ikatan? Ikatan. Matanggal na pala yung isang yoga. Us, ito yung isa pa namin yoga. Jaya? Lima marang? Dabunga na? Kaabay lang namin sa tiktam. Ito sa akin. Ano to? Palayan. Palayan na dyan sa ano namin. Ano? Yan. Palayan na. Yung katabi namin. Yan na yung ano namin. Magulo nga lang dito sa akin. Dahil ang daming kalat. Dito naman yung aking bahay. Ayan, dito ako. Aji Sabane, na ito pak di antikwan. Ha? Ada bunga na? Ada na alam bunga na? Ada bunga na. Yung saging na ano itong sa yara ko. Natangkanan pa saban? Natangkanan? Uy. Ang daming bunga ng ano namin, lansones namin, oh.
Pero bulaklak pa lang, maliliit pa siya. Ayan, tingnan niyo. Dito. Yan oh. Mga bulaklak ng lansones. Bidbidyo ak. Madami. Tagalog ka, mauwatan na Tagalog. Oh, ayan, yung mga ano ng lansones. Maliliit pa. Mga bulaklak pa lang. Pero walang gustong kumain. Wala. Dadma. Dadma yung mga nandito. Ayan nila. Tiyatanggal yung mga lumang mga dried. Ano na. Ang daming lumok. Try the leaves ng saging. At isusunog. Ano doon o. Oh, isusunog. Ayan. Magulo pa. Ito yung dating tray po namin eh. Pinatanggal ko. Kasi pinalagyan ko doon. Doon sa gilid. Ito pabubungan ko pa to. Tapos saka ko siya papabakudan ng semento dyan. Para maklose. At dito yung lutuan ng uling. Kung gusto magluto ng uling. Tapos yung takirin. Daming lamok. Saka ko nga to. Kaya hindi pa tapos. Marami pa akong papagawa. Kahit dito sa lababo ng bahay ko. Hindi pa tapos. Kita yung toilet na pala pinakita. Ayan o. Hindi pa tapos yung aking ano. Hindi pa tapos. Papatiles ko pa to. Pero wala akong time magpatiles. So, next year na. Next year ko ito ipapatiles. Tapos, palagyan ko ng ano dito sa baba. Tapos, hindi ko alam kung ang bala ko kasi buo to. Buo na tiles. Hanggang dyan. Hanggang sa taas. Para ano. Tapos, ito naman. Ano lang. Papapaint ko na lang siya. Ito, kwarto ko to. Pero maraming ano to. Maraming mga mabubot. Dito in-stock yung mga lumang ano. Tapos yung mga box. Tapos yung mga carpet dyan. Yung banyo ko yan. Ito yung banyo. Pero may maraming stocks. Ayan o. Diba? So hindi ko pa maharap. Mga pinamalingke namin nandito. Maraming kalat. Diyan yung cabinet. Hindi ko na inilay. Yung aso namin. Diba? Yung isang aso namin. Tapos bumili ako kanina ng bagong dining table. Bumili ako. Tapos ito, hindi ko alam saan ko ilalagay ito. Pero hindi ko ipapahing ito. Yan. Pero ito kasi fold ito. So, pwedeng ilagay ulit sa carton. Para kapag may party, tatago at gagamitin sa labas. Kung hali yan. Ito, tatanggalin ko to. Later. Hindi muna ngayon dahil busy ako. Wala akong time. Ito ilalagay ko sa kusina yung mga yan. Mga to. Tapos ito lang yung maiiwan. Tapos palagyan ko siya ng, hindi ko alam kung palalagyan ko siya ng malaking salamin. Tapos ito, lagay ko muna sa kwarto na isa para matanggal. Kasi yung dining sakto lang dito eh. Tapos itong si aso namin, itong si Doggy namin, ipalagay ko na siya sa kusina para lumuwang dito. At ito, kasi bukas nanti. Para maayos dito. Ang daming kalat o, diba? Daming kalat. So, yan. Hindi mo talaga kong Jonakis. Yan. Ito yung aking Josawa. Yan yung maliit sila. Yan yung nasa China ako. Ito, sa China to. Nung punta kami ng China. Tapos ito naman nung dalaga ako. Tapos yung asawa ko namatay. Sa Bagyo kami. Nagbagyo. Tapos after a few months, ayun, kinasal na kami. Ayan.
Makalat. Makalat pa. Ito, hindi ko pa napapasukatan kasi ng ano, ng foam. Wala akong time. Wala akong time magsukat-sukat. So, ayan yung mga picture frame namin dito sa bahay. Mga picture nila nung maliliit pa sila. Dalawa kong anak. Ayan. Tapos yung mga iba is, ano na, maliit lang itong bahay namin. Diba? Ayan. Maliit lang. Isang kwarto, pangalawa, pangatlo. Ayan. Tapos doon na yung kusina. Tapos another room. Yun yung kwarto ko. O diba? Ang kalat. Daming kalat namin. Dahil lagi kaming lumalabas. Kanina, recognition ng anak ko. So, wala na naman. Siguro mamaya, iayos ko to. Kasi Monday, i-deliver yung dining set namin. Dining table dyan. So, kailangan maiano to, maiayos. Para magandang tingnan. Hindi ba? Magandang tingnan. Ganda yung dining table, pero ang gulo ng bahay. Di ba? Ang kalat ng kwarto. So, kailangan ko itong tanggalin. Tanggalin namin later ng anak ko to. Mamayang gabi. Lagay ko doon sa muna sa isang kwarto dahil nandun na lahat ng mga hindi nagagamit. So, ayan. Para Monday, hindi na kami mahahassle sa ano. Itong cage ng ano, ng alaga namin. Dito ko na lang siya ilagay. Andito kasi yung table nito eh. Ito oh, table niya. So, tapos itong ito, isang cabinet. I-move ko pa siya konti dito. Dito. Para ano, mag-move pa siya. Para sakto yung aso dito. At yung table. Hindi ko alam anong gagawin ko dito sa table namin. Kung kaya ba ito. Papalitan ko pa pala ito. Ang laman. Kasi nasira na yung ano nito, pakip niya. Matagal na rin naman to. 9 years. 9 years na rin to. So, kailangan namin ng palitan. Yan. Para hindi na hassle kapag dinideliver yung mattress. Dalawang mattress kasi yung binili ko. Dalawang mattress at saka isang dining table. Yan yung aking bahay. Simpleng bahay. Yan. Di ba? Nag-house tour na ako. Nag-house tour na makalat. Di ba? Yan yun na. Ito yung reality sa buhay. Hindi kailangan linisin mo muna bago ka mag-house tour para magandang ano. Hindi. Ito yung reality eh. Di ba? So, yan. Makalat. Di ba? Sige, ayos namin mamaya. Tapos, dun sa harap naman, hindi pa tapos dito sa harap, hindi pa ako nakapagpatiris. Ayan, dito. Ito ang terrace. Ito temporaryong terrace lang ako, hindi pa sa namin. Magpapateris ako dito. Pinalagyan ko lang to ng bubong dito o para hindi siya nababasa dito. Kasi nababasa dito sa pintuan dati. So sabi ko kailangan temporary ito lang. Ano? Tapos hindi ko pa napabubida dito sa mga hanggang dito yung magiging ano namin. Ibabakod ko ito hanggang dyan sa harap dito. So ako ipapateris ng hanggang dito para maluwang. Ayan. Para ano. Ito yung lumang bahay namin. Oh. Ayan.
Ito yung lumang bahay namin dati. Yan. Luma ng luma na yan. Wala pa ako ng bahay na nila mama ko nung bata siya. Ito yun. So, kaya nga, naanay na. Kasi, wala pa kami noon. Bata pa yung nanay ko. Bahay na nila to eh. Dito ipinanganak yung nanay ko. So, ilang years na rin tong lumang bahay na to. Ilang years na rin yung mga yero na yan. Yan. Kaya, pero ito mga to, nagpapagawa. Kaya meron ng ano kasi inuuna lang yan para kapag just in case na umulan, bubungan muna bago lagyan ng ano para hindi hassle. Kasi maraming mababasa sa loob. Kaya inuuna muna yung paglalagay ng yero. Diba? Ayan. Ito yung mga ano, yung mga binili kong halaman na maliliit sila. Nung umalis ako, kaya nandalaki lang nila. Ganito nga lang kaliliit nun. Ito, ganito lang siya kaliit dati. Ganyan. Tapos, ganyan na silang malalaki. Ganyan. Hindi ko alam kung asan yung mga pot ko na maliliit na pinagbibili ko nun. Hindi ko na alam. Kasi yung mga bato ko galing ng Aurora. Hindi ko na alam saan. Ayan. Ito, ayoko patapon tong kahoy na to. Ito, matigas to eh. Kay Mito to. Ayan. Talagang ano lang. Gusto ko lang siyang ipahiga. Ayan. Ito. Para kapag ano, pag natapos tong lumang bahay, papalagay ko dyan yun. Ito. Kapag nagpa-terrace ako, papalagay ko dyan. Tapos saka ko siya paanuhan ng mga halaman na yung kumakapit sa kahoy. Ayan. Tapos pinalagyan ng solar dito. Ayan. Ayan, solar yan. Dito sa harap ng bahay. So yan, very convenient lang ito. Diretso to hanggang doon, yan. Pasukin mo yan hanggang doon. Lalabas ka National Highway na daanan ng mga bus papuntang Tuguegarao, Apari. So very convenient dito sa amin. Kasi pag dumiretso ka, lalabas ka. Kung gusto mo sumakay ng bus, punta ng Isabela. Dali lang. Yan. So dito yung sa amin. O diba? Provincia feels. Maraming kahoy. Mahangin pero mainit. Nakakatamad lumabas. Kasi iba yung init niya. Iba yung ano ng araw. Yung ano ko nga eh. Yung paglakad-lakad namin sa Bagyo. Yan, oh, nakabakat yung aking sandals dyan. Oh, paganyan. Diba? Nakaano siya. Nakakross siya. Yan o. Oh, kung napansin niyo. Yung paglalakad namin kasi yung sandals ko may paano siyang ganyan yung strap niya. Yan. Pero kaya lang. Dito yung sampayan. Magulo pa talaga dito sa amin kasi hindi pa tapos lahat talaga. Ayan yung malaking bahay dito sa kapitbahay namin. Oh, ang ganda, di ba? Bahay ng engineer yan. So, ayan. Yan lang naman yung aking pa-house tour. Dahil yung prutas lang ang gusto kong ipakita kayo sa inyo kanina, pero nag-house tour na ako. Diba? Nilabas ko na yung aking chinelas. Dali lang. Ay. Dali lang guys. Anuin ko muna. Tapagin ko. Hinihingal ka, Harley boy. Doon ka, oh. Naka-on naman yung electric fan mo dito. Dito. Dito ka. Yan na naka-on, nakatutok lang sa kanya yung electric fan.